Magandang buhay mga kamotorista, ito na naman tayo, nagbabalik na naman tayo si Maestro Motorista. So ngayong araw ay ibibigay ko sa inyo ang full details, full review ng Zebra 795 Casco. So ito siya sa gilid ko, kung mapasin ninyo, sa una kong video ay pinakita ko na rin ito nung nag-unbox ako. So pinakita ko na rin sa inyo ang quick review ng Zebra 795 Casco sa una kong video. So ito yon. At ngayong araw ibibigay ko sa inyo ang full details, price, appearance, pero bago yan, isang malupit na intro muna tayo. Let's go! Mga kamotorista, in terms in appearance ng Zebra 795 Casco, makikita natin siya. Sa gilid ay merong mga lining, gold lining, parang kalmot ng pusa, makikita natin yan. And ito rin sa taas, makikita natin may apat siyang layer dito sa baba na maliit na lining. And then sa taas, meron siyang isang mahabang lining. And then mapapansin natin, sa taas niya ay meron siyang nakalagay na Zebra helmet. Ayan, sa pinaka head ng helmet. So, nakalagay Zebra helmet, ganun din sa kabila. Meron din siyang apat na lining. And then may pinakamalaking lining din. Both side meron siyang lining. And makita natin sa likod, meron siyang gold spoiler. At sa gilid ng spoiler, meron siyang mga nakalagay na bolt. Ay mapapansin niyo, meron siyang bolt. I think ang purpose nito na bolt na to para hindi siya agad matanggal kung masagi man siya. So mapapansin din natin sa likod ay may nakasulat na Zebra and syempre especially meron siyang certified. So ayan, may nakalagay siya sa taas. And then sa gilid niya meron nakalagay na DOT and ECE. So legal tong helmet na to. And then punta tayo sa looks niya. At syempre ang Zebra 795 Casco ay carbon na siya, fully carbon. Kaya kung mapapansin natin, ayan ang kintab niya. Especially kapag tinatamaan siya ng sikat ng araw, mas titingkad ang kanyang kulay kasi merong nakalagay dito na parang mga glitters na siya nagbibigay ningning doon sa helmet. And punta naman tayo sa kanyang air ventilation. So meron siya ditong tatlong labasan ng hangin at pasukan ng hangin sa labas. So may nakalagay din sa kanyang takip ito. Ang purpose itong takip na to, pwede itong ilagay kapag umuulan para hindi pumasok ang tubig sa loob. So ayan. Ito at kabilaan, meron din sa kabila and meron din sa front. So ayan, limited to ang hirap hanapin ng ganito kasi itong mga takip na to ay suitable lamang dito sa Zebra 795 Casco. So ito yung air ventilation niya sa harap, so may pasukan. Ang ginagawa ko dito kapag mainit ang panahon, hindi ko to nilalagay at kapag maulan, saka ko siya itinatakip. And syempre meron din dito air ventilation sa likod. So ayan, pasukan ng hangin at labasan. And then in terms of timbang niya, so kinilo ko siya sa timbangan ng bigas. So ang kanyang timbang ay 1.5 kilos, kaya medyo magaan siya at hindi naman masasabi nating mabigat sa ulo. So kaya kapag nag long ride ay suitable pa rin sa ulo natin at comfortable pa rin tayo. And then in terms naman sa lens niya, ang nilagay ko na ditong lens ay itong clear lens. So nadikitan ko na lang siya ng mga sticker, yung free sticker niya. Pero nung dumating ito, ang sticker niya ay silver lens. Nung dumating ang Zebra, yun ang kanyang lens na nakalagay. So ito yung mga previous niya na nakalagay. Ito nga ang lens na silver. And meron din spoiler, kaya hindi natalo sa price. So dito pa lang sa dalawa ay umabot na ng 1,000 plus. And then, pumunta naman tayo sa price ng Zebra Casco. Ang price dito ay SRP ay 3,000 o 3,000. Pero nakuha ko to sa Shopee kasi naka-sale siya. Nakuha ko to ng 2,000 plus. So, ayan, naka-sale. So, ito yung shop na nabilang ko para kung gusto nyo umorder at baka sakaling sale pa rin sila. Ito naman ang loob ng Zebra Casco. Makakita ninyo, may nakalagay dyan.
rescue pool. Ibig sabihin for emergency, halimbawa kung nasemp lang, huwag naman sana. So, pwede siyang tanggalin dito, easy release para mas mabilis matanggal sa ulo ng taong na aksidente. Ito ang purpose ng rescue release. Ayan po, ipupul lang po natin. So, ayan yan. Yan ang purpose niyan. Kapag nasemp lang yung tao, syempre, di natin pwede galawin yung ulo. So, dito natin siya mas mabilis matanggal. So, ipupul lang natin siya. Matatanggal na agad itong foam sa loob. So, ang size lang nito ng Zebra Casco ay XL at large. So, itong helmet na to ay large. Pero, ginawa ko siyang medium. So, ang ginawa ko dito ay kinustomize ko na lang. Ipapakita ko rin yun sa sunod na video ko kung paano ko napaliit ang loob ng Zebra Casco. So, ayan. In terms naman sa foam, hindi siya ganong katigasan at hindi rin siya ganong kalambutan. So, sakto lang kapag lumapat sa pisngi natin. And then, makapal yung loob. Makita ninyo, sobrang kapal ng loob niya. So, ipapakita ko sa inyo ang next video ko kung paano ko ba ito minodified, paano ko pinaliit yung loob ng Zebra 795 Casco. And then, dito pala sa lock, hindi siya quick release. Ang tawag dito ay double die ring. Ayan, mas safe to. Ayun nga lang sa mga beginner na gumamit ito, ang hirap ilock at mahirap tanggalin. Pero, I think, sabi ng ibang nag-review nito ay mas safe daw ang double die ring kaysa sa quick release. So, para sa akin, mas gusto ko to kasi mas safe. Mapapansin natin double yung lock niya kaya tinawag siya double die ring. So, ayun mga kamotorista, dito ko na lang puputulin at napakita ko na sa inyo ang full review ng Zebra 795 Casco. At kung nagustuhan ninyo ang video nito, please subscribe and follow sa aking Facebook page.